Good morning, everyone. Happy Wednesday. Today is April 17, 2024. Isang mainit pero maaliwalas na Wednesday morning sa lahat. Kape. Ubus yung kape ko. Ayan, pangalawang cup of coffee ko na. Kahit mainit, kape is life. Ayan. Sino relate sa akin? Ewan ko ba bakit ganun, no? Hindi talaga mawala sa system natin yung kape. So, ayan. Ano ba ngayon? Meron tayong pag-uusapan, mabilis lang to, and then after that, mag-flex tayo natin mga halaman. So, sa mga bago dating sa ating channel, this is Jing Magnus Garden. My name is Jing, I am the garden owner. Nag-flex tayo ng halaman almost every day para doon sa mga naghahanap ng halaman na kailangan nila or mga nagko-collect ng mga halaman. Ayan, sana makatulong video na to sa inyo. And ano pa ba? Minsan nagbibigay tayo ng tips or mga random lang ng mga bagay-bagay na pwedeng pag-usapan when it comes sa paghahalaman. Ito ay para sa mga entry level or sa mga new beginners or sa mga newbie pa lang sa pag-garden. Pero sa mga expert na, yan. Panoorin nyo pa rin ako, no? Sayang din naman, di ba? Malay mo, meron kayong hindi alam na alam ko. At the same time, meron mga alam din kayo hindi ko alam. Pwede nyo i-share sa akin by dropping your comments sa ating comment section sa baba. Okay? So, yan. We're trying to film almost every day. Sana meron kayong magustuhan sa mga halaman natin na fine-flex, ano. And if you do, kapag meron kayong nagustuhan and gusto nyo magpa-reserve or bumili, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page. Nandiyan naman yung link sa ating description box. And also, nandiyan na aking phone number. Pwede nyo akong tawagan or pwede nyo akong i-text. Ayan. Viber, WhatsApp. Yan yung account natin. Okay. So much for the daldal. Ay, location pa rin natin, San Francisco, Binyan, Laguna. We deliver via Lala Move. Yan. Naabot natin yung mga nearby natin ng mga provinces, yung mga kapitbahay natin dyan. Like Cavite, Batangas, Rizal, Metro Manila, Pampanga, yan. Bulacan. Yan. Nakapag-deliver na tayo dyan. So, yun. Ano muna? Bago tayo mag-flex, magkwentuhan muna tayo. Sa mga babago pa lang mag-start ng halaman, pinaka-importante kasi na alam ninyo kung saan nyo dapat ilalagay yung mga halaman ninyo. Lalong-lalo na ngayon, sobrang init. Ano ba yung mga halaman na kaya tumagal or kaya mag-withstand sa sobrang init ng panahon? At ano ba yung mga halaman na hindi? Ayan. So, for a start, normally kasi, when pandemic hits, ang una mga kinulek ng mga tao is, maliban sa aglonemas, is mga philodendrons. Yung philodendrons kasi napaka-wide ng kanyang range of variety. So, alamin natin yung mga philodendrons. Pero mostly, philodendrons talaga hindi lang kaya ng sobrang init. Nasusunog talaga yung mga dahon nila. So, ang kailangan talaga nila is a bright and shaded area. Bright pero shaded. Ayan. Katulad ng, halimbawa, kung wala ka namang puno sa bahay ninyo, pwede kung sobrang open yung area niyo, maglagay kayo ng mga net, yung mga shaded net. Meron mga percent yung mga natin yung mga gardeners, yon. Malaking bagay yon. And also, malaking tulong din kung magtanim kayo ng puno na makakapagbigay ng shade talaga. Like, itong mulberry ko na yun kasi sa likod ko is accidental lang yan. Hindi ko talaga yan pinlano na itanim dyan. Ang ginawa ko dyan kasi before, nagbebenta ko ng mga mulberry cuttings. Tinanim ko na sa bote ng water and soft drinks. And yung isa, naiwan. Tapos nilagay ko lang doon sa sanggilid. Hindi ko na malayan. After a while, mabilis lang, wala pa isang taon, naging puno siya. So, blessing in disguise, nagbigay na siya ng shade sa atin, malaking tulong. At the same time, naglagay rin tayo ng net para dagdag talaga protection. So, itong garden na to, hindi lang talaga siya garden, naging pahingahan din to, lalong-lalo na ngayon sobrang init ang panahon, naging tambahay namin, ng mga kapitbahay ko, dito kami nagko-coffee, kwentuhan, sa gabi, ganun din. So, yun, magbigay tayo ng isang example ng, pero lahat halos ng kalahalaman kasi itong mga philodendrons, mag-ano na lang tayo, mag-flex na lang tayo ng pailan-ilan. For sure, meron kayo nito, yung iba na nagko-collect pa lang, or mga nag-collect na before. Isa to kasi sa mga unang halaman na kinabaliwan ng mga tao na sobrang mahal. Ano ba ito sa inyo? Sobrang mahal na ito noon. Bumili ako nito, maliit lang, sobrang liit. Ganyang kaliit, 500 pesos. Ang unang pinagtanungan ko sa kanya, nakakita ako ng sobrang laki nito sa may yung malaking garden nito sa amin. Ang benta nila isa sa 5,000 pesos. 5,000 pesos siguro ang site, yung parang malaki lang ng konti, isa ipapakita ko sa inyo ngayon.
Yung halaman sinasabi ko ay ang Red Congo. Yeah. Yan. This is the Red Congo. Yan. 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 Kinabaliwan to ng maraming tao nung pandemic. Sa Red Congo. Reflex na rin natin tong isa. Ito naman ay si Painted Lady. Isa rin ito sa sobrang mahal before. Ayan. So, yun. Ito mga to, hindi lang kaya na sobrang init kasi nasusunog talaga yung dahon nila. And may mali ako nagawa. Dalawa kasi to eh. Yung isa, hindi ko sinasadya na i-direct ko sa araw. Sunog. So, ito na natira ko na ano, na medyo, na maganda. na save ko sa init ng araw. Ayan o, Red Congo. Ito ay 650 pesos. Ganito kalaki. Ito ay sinasabi ko sa inyo na halos 5,000 ang presyo noong pandemic. Grabe. Si Red Congo at sa Prince of Orange. Noon. Prince of Orange meron din tayo, ha? So, yun. 650 yun. Sa gusto, mabigat yun. Malaki to, ha? Siguro pag ito ay binili ninyo, pwede lang kayo mag-add na mga dalawang pot lang. Yan, ibabiyahin na natin. I-deliver na. Kasi mabigat ito, eh. Magre-reklamo na ang rider. And 650 yun. I-display nyo na lang. Maganda to sa ano, eh. Doon sa mga yung bukana ng bahay nyo, pero may, dapat merong shade. Next, ipapakita ko rin sa inyo isa sa mga mahal din na halaman na sobrang kinolect noon ng mga, lalo mga collectors. Ang unang bili ko sa kanya is 500 pesos, dalawang dahon. Bili ko siya. ito siya. Yan. Ay, laga dito. Aray ko, bigat mo. Si Bobsy. Ayan, si Bobsy. Yan ang haba-haba niya na. Ika-cut natin si Bobsy, pero kung may gusto sabihan niyo ako, mag-wait ako ng 2 to 3 days bago ko siya ikat. Baka mayroon naghahanap kasi ng Bobsy na trailing. Yan, pag-usapan natin ng presyo kasi ito island ako na to. 2, 4, 6, 8, going 9 nodes. Yan, sobrang haba na niya si Bobsy. Kita niyo naman. Yan, si Bobsy. Yan. Yan, standby ko lang siya ng ilang araw. Laka ko siya i-cut. Aray ko. Laka kasi may naghahanap. Aray, laka naman. Baka, hindi ako dinig. Laka kasi meron naghahanap sa inyo ng Bobsy. Sige, di ko muna siya i-cut. Hold ko muna siya ng 2 to 3 days. Yan. Palipasin ko yung week na to. Saka natin siya i-cut pag wala talaga nag-inquire. Okay? Ipo-post ko rin siya sa ating Facebook. Minsan nakasalang iba tamad manood ng video. Win it! Okay. Ito naman ang ating Painted Lady. Ito good jeans, ito na Painted Lady. Ayan. Ito, kailangan niya ng morning sun. Morning sun lang. Kasi variegated siya. This one, I'm selling it for only 485 pesos. Ayan. 485 ito. Ayan. May isang size, yung size na sinundan nito is 385. Ayan. Ah, sabi ko, ah, yun. Kung ano yung sinabi ko una, yun yung presyo niya. Ano pa ba? Yung mga hindi kaya ng sikat ng araw. Hi. So, yun lang muna siguro. Pero, talagang ganun. Philodendrons, hindi nila masyadong kaya sikat ng araw. Si, ganun din ang ating mga Calatheas, sa susunog sila. Ayun lang sikat ng araw talaga. Mas gusto lang yung medyo madilim. Ang kaya na sikat ng araw is mga rubber trees, kaya nila yan. Basta doon lang sila, hindi, wag mo silang ilipat-lipat. Yung mga crotons yan, kaya sikat ng araw yan. Yung mga flowerings yan, kaya mainit na mainit. Kahit summertime. Gusto yun talaga ang gusto nila. And mga bougainvilleas yan. Yan, mga matitibay sa sikat ng araw. Alright, so much for that. Flex na tayo. Ito, super stable na to na reverted Florida Beauty. Ako nag-cut nito kaya alam ko na ito ay ano, ha? Florida Beauty talaga. Yan. Ang initial offer ko sa is 430. Sige, pwede ko ito ibigay sa inyo ng 385 pesos na lang. Kaya nila magpabalik ng variegation, pero tingin ko babalik na siya, oh. Yan na. Ayan yun. Okay. Meron tayo ditong cobra fern na ito din no kaya sikat ng araw.
Kasi ano sila, galing sila sa wild. I mean, nagka-tribe talaga sila sa mga basa na lugar, sa mga puno, yan, sa ilalo ng puno, sa katawan ng puno. Cobra fur natin, this one I'm selling for only 285 pesos. 285 cobra fur. Mahal yung cobra fur before. Hindi ko naman sila lagyan price. Hindi ko mahanap yung... inuwi ko. Yep, inuwi ko pala yung aking packing tape. Okay. Pandori for me. Si pandori for me natin. This one is... magkano ka, pandori? And si pandori, sige, pwede ko ito ibigay sa inyo. 230 pesos. Pwede na siya i-cut. 230, pandori for me. Itong kanyang shape ng dahon kapag siya ay matured. Ayan siya. Para siyang reverted na ano. Na yung... Kasi sa ano bolo yung sa ano yung knife, yung parang handle ng knife ganyan. Ito din, ito isa to sa pinaka na, talagang na-attract ako sa kanya kasi yung kanyang ganito yung style, yung dahon niya ba. Ito ay sino ka nang ano nga pangalan nito? I want, yeah. This one, I'm selling it for only 230. Yan, 230 na lang to. May giant ako nito. Andun. Pinapalaki ko pa rin. Giant siya. Ito. Si, Epiphyllum. Yan, Epiphyllum. This one, I'm selling it for only 475 pesos. Epiphyllum. Green Epiphyllum. Pwede siyang ano. Actually, pang hanging talaga siya. 475 si Epiphyllum ko to na isasabit yun na lang. Nag-iisa lang to. Tingin ko ano, hingin na lang siguro ako ng suhi, ano, suhi isa bago ko i-ano. Pero magpapaalam syempre ako sa bibili. Ayan. Epiphyllum. Para meron tayong seedling. Okay, isa lang na ibaba ko palang ano, aglo, no? 10K, 10 karat, aglonema. Gondo. Yon, gondo. 10 karat, aglonema. This one is for only 420. Ayan, gondo. Long gondo ng kanyang kulay. Ganong kulay. And, we have giant jerry horn, top cut. Giant jerry horn. Lucky. Isa doon sa mga kinukollect before. This is 430 naman. Si Jerry Horn. Jerry Horn! Gusto ko sanang i-flex sa inyo si ano eh, Holto Llanum. Kaso lang hindi pa maganda. Saka pagandahin na natin. Si Holto. Next nut. Ay, wala na pala. Yun na lang. Yun na lang pala ang aking i-flex sa inyo. Hanap pa tayo iba pa. Pakita ko lang sa inyo update ng ating ano. Wala lang. Ito pala, ano nga pangalot nito? Sino nga ito ulit? Si Sir William may gusto nito eh. Si, ayan o. Oh. Ito Sir William, baka gusto mo 200 na lang. I-top cut mo na lang siya para gumanda yung baba. Ewan ko ba? Yan, 200 na lang to sir. Baka gusto mo, Sir William. Or kung sino may gusto. Sino nga ito? I forgot the name again. Dapat talaga may tagging sila eh. Brand Big Leaf brand, sino may gusto? Big Leaf brand yan nung. Ayun, 220 lang. Big Leaf na siya. Ayun. Okay, I think we're good for today's video. Hindi ko ma-flex yung mga ano ko eh, nagtampo kasi yung aking mga tawag dito, Frosted Heart. Napabayaan ko sila. Hi. Already. Ano pa? Ito, baka may naghahanap sa inyo. Giant form na green cardinal. Alam ko ay presyo to eh. Ah, 1,350. Hindi ko na babaguhin ang presyo niya. 1,350 pa rin. Green cardinal, 1,350 lang. Yan na siya. Alright, eto, baka may gusto. Variegated natin na Hoya. Ayan na. Ibang style naman ng variegated. May pangalan tayo, nakalimutan ko na. Eto, pwede ko benta sa inyo to ng 200 pesos. 200.
si Hoya. Hoya, Hoya. So, yun lamang. Yun na lang muna. Sana may nagustuhan kayo. Last na. Ito. Last na. Last na talaga. Natuwala ko ako sa kulay niya. Ang ganda eh. Ayun o. Parang kinakawayan niya kasi ako. So, flex mo ako. Flex mo ako. Ayun o. I am beautiful today. Ganda no. This is Sunburst. Sunburst to. This one. Magkano nga bigay ko ito before? Parang 385 yata. Sige, balikan ko yung video ko before. Ayan, yan siya. O, Sunburst. O, 200 something. 270. Maalala. PM niyo ako. So, may gusto, balikan ko yung video ko yung nakaraan. Wala kasi ako. Hindi ko natag. Kasi, dahil likod rin dala siguro yung masking tape ko. So, yun lamang. I hope you guys enjoyed. And if meron kayo mga halaman na gustuhan today at sa mga previous natin mga videos, just let me know. Message nyo ako. And if you have any questions or you need assistance sa mga halaman ninyo, message nyo lang din ako. So, masagot pa ako sa mga chat. Ha? Yan na yan na. Tried and tested na natin mga followers. So, masagot talaga ako sa mga chat. And yun nga, you are very much... welcome na mag-ipon order. Pero ang ating holding time lang is ano ha, yung holding period natin is 2 to 3 weeks. Kasi mahirap pa nagtagal ang halaman dito, may chances na napapabayaan ko kasi nakasa holding area lang siya. Ayan, nawawala minsan ng ganda. Ayan. So, para naman pati ma-enjoy niyo mga halaman na namay ninyo. Okay, yun lamang. Ingat everyone. Enjoy your day today. Basta, lagi lang kayo inuman tubig kasi sobrang init talaga. Doblehin nyo yung water, ano yung intake. Iba yung init ngayon. Sumisingaw sa lupa. Tapos, madudoble yung pagod mo. Ito yung pawis mo, doble ang labas. At saka, ito yung mga panahon na prone sa sunog. At the same time, prone din sa mga ano heat stroke. So, ingat-ingat lahat. Okay, so yeah. Kita-kits tomorrow. Tomorrow is Thursday. So yeah, meron pa tayong filming tomorrow. See you tomorrow everyone. Ingat-ingat and God bless you all. Bye.